Hello guys, good morning po sa inyo. As you can see po, naka-trade po ako ngayon sa Luna, Luna USDT. So ang target ko po dito sa Luna ay 60,000 profit po. Okay? 60,000 profit. Okay, so as you can see, may negative na po. $14, $8, losing na po. Yan. Pero confident po ako na tataas na po yung price niya. So, tingnan nyo, bumabawi. So, minus 2, ngayon plus $3, $9, $6, yan. $1, negative 13 na naman, minus $15, $17, $18. Hindi po ako natatakot na bababa pa yung price. Kasi alam ko naman guys na oversold na po yung Luna. Okay? Oversold na po siya. Okay, kung titingnan natin yung 1-day na time frame, yan, mababa na po yung RSI niya. Napakababa na po. Parang imposible na pong bababa pa to. Okay? And, so balik tayo sa 15 minutes na time frame. Tignan natin. Yan. So, as you can see guys, gaining na po ako ng $46, $48, yan, $53, $67, $59, $66, yan. So, mas mabuti na rin na nag-document ako, no, para magsaksihan nyo kung gaano kalaki ang kita dito sa trading. So, as you can see, meron na po akong $145. So, that is equivalent to 7,000. Yan. So, baka mapatanong kayo, bakit hindi pa ako nagsisell? Hindi pa po, kasi alam ko namang tataas pa yung market. So, ma-maximize natin yung income natin. Okay, chill lang tayo po. Chill lang. Huwag po tayong tabahan. Okay, siyempre, fear is part of trading. So, but if you believe in your technical indicators, if you believe in your studies, in your skill, ay huwag po kayong matakot. Okay, yeah. Resulta po yan ng aking 3 years na pag-aaral dito sa Binance sa trading. So as you can see, balik naman po siya sa $78, $72, $69. Okay, so baka dapat tanong kayo, no? Ba't hindi ako nag-sell sa $100? Okay. Okay lang yan. Ganyan talaga yung market, guys. Yung market kasi is up and down, up and down, up and down. Ganun ang galaw ng market, guys. Hindi siya palaging up. Pero yung galaw niya up and down, pero yung galaw niya ay pataas. Para ganun. Up, down, up, down, up, hanggang sa tataas siya. So, as you can see po, balik na naman po sa $43, $42, $37. Okay, baka mag-losing pa ako nito. Sige lang. Stick tayo sa plan na 60K, 60,000 na profit. Okay. So, antay lang kayo guys ha. Tingnan lang natin. Mapatanong kayo, saan ako nagtitake profit? Ako dito ako nagtake profit, guys. Dito yung banda. Kita niyo to. Sa 24 po ako nag 24 na price po ako nagtake profit dito. So pag umabot yung price dyan, ay magsisell na po ako ng aking asset. So that is equivalent to, tingnan niyo. Yan. Meron tayong calculator dito. Take profit for entire position. Yan. When mark price reaches 24, it will trigger take profit order to close this position. Estimated PNL will be, yan, $1,167. Okay. So, tignan natin. Ayan, balik naman po sa $108. $100, $96. Okay. So, tsaga-tsaga lang tayo guys. Antay-antay lang. Maabot talaga yan.
chill lang, chill na. Okay, tignan natin sa 1 hour. Ayan. So, klaro ng klarong market, guys. Sure na sure po. Abot pa yan. Gusto ko sanang mag-take profit sa resistance niya talaga. Around 33. Yan, 33. So, maybe that is equivalent to 100,000 pesos po. Pero, hindi na siguro. Kasi matagal pa yan. As to what time, that I don't know. So, pwede naman, pero hindi ako trader na nag-hold po ng more than 1 hour. So, dito maximum of 1 hour ang hold ko dito. Okay, as you can see, $200 na po. So, that is 10K. Yan. Okay. So, sure talaga ako na aabot yan, guys, sa 60K. Tiwala lang po tayo. Yan. Aabot talaga yan. Kasi, oversold na po kasi yung Luna eh. Explain ko lang, guys, ha. Imagine, guys, ha. Imagine po. Yung Luna po, guys, ay nanggaling siya sa 119 na price. Diyan sa galing. Tingnan natin kung hanggang saan ang ibinaba niya. Okay, hanggang sa 13 po ang ibinaba ng Luna. Napakalaki po yan, guys. Kaya, there's no way na bababa pa yan. Tataas na po talaga yung Luna. Okay? Pero medyo pa, matagal-tagal pa. Okay? So, tingnan nyo lang. Stay lang kayo, guys, ha, para masaksihan nyo mismo na kikitain ko yung 60,000. Ayan, balik naman po sa $80. So, from 10K yun kanina, no? 10,000 pesos. So, balik ulit sa 93, 92, 84. Ayan. Okay, hold lang po tayo dito, no? Tiwala lang po, tiwala. Malapit lang naman eh. Yung 24 andito lang oh. O dyan lang. Dito. Ayan, 24. Andito lang eh. Kaya yan abutin, guys. Ayan. Okay, as you can see, ayan. 119, 120. So, from 10,000 pesos yan kanina. Bumaba na naman siya. Siguro may mapapatanong, sir, bakit hindi nyo na lang i-scalping yan? Yung quick trade, kibali, yung 1 minute trade. Pwede naman po. Pwede naman po, pero ito yung objective ko. Yung take profit sa 24, tapos hold lang po ako. Depende po kasi yan kung ano yung objective nyo sa pag-trade. Kung objective nyo po sa pag-trade ay quick trade lang. So, example, 1,000 na profit, take profit na agad. So, pwede yun. Pero, yung objective po kasi is long trade siya. Good for 60,000 pesos. Depende kasi yan, guys. Maraming klaseng trader eh. May trader na swing trader. Ang swing trader po ay yung mga trader na nag-hold lang po ng asset ng isang araw, isang linggo, isang buwan, mga swing trader yun. Mayroon namang scalper trader. Yung mga trader na yun ay nagtitrade sila ng 1 minute. Okay, 1 minute yung trade nila. Tapos i-exit nila. Quick trade lang. Pag kumita na, exit agad. Okay, pero ako, ay parang mix siya. Semi scalping, semi swing. Kasi nag-hold ako ng maximum of 1 hour dito. Yan, para makitain ang 60,000 pesos. Okay, tiyaga lang tayo, guys. Antay lang kayo, ha.
Hindi naman siguro kayo nabobored sa pagtingin. Ayan. So, update is $67 na po ang ating profit. So, that is from 10K. Ayan. Bumaba na. Ayan. Bumaba na, guys. So, pwede pa akong mag-losing dito, no? Sayang. Sana nag-take profit na lang. Ayan, $18 na lang, 15. Ayan. Oh, from 15, 34 naman, 25. Okay. Stick to the plan lang, guys. Ah, kanina po ay kumita na po ako ng 2,000 pesos. Nailagay ko na po sa Gcash. Ayan. Tinatawag na pala ako ng asawa ko. Kakain na daw. Ayan. Okay. Ayan. Losing na naman. $12. Okay. $8 losing. Tinatawag ako, guys, eh. Ito talaga yung disadvantage kapag tatawagin ka tapos kakain. Ayan, losing na po ng 43. Oh, perfect. Ayan, $61, 53, 48. Okay, $70, losing na po. 65, 64, 52. Ah, okay naman. Tinatawag ako, guys. Ayan, na-losing na po. So, question is, sir. Baka malulusing ka na yan, sir. Okay lang yan, guys. Ganyan talaga yung market. Up and down siya, eh. Pero hindi naman yan forever na mag up and down. Okay, hold lang po natin to. Malapit po matapos yung 15 candle na time frame yan. Nasa 15 minutes kasi ako. So, bawat candle ito, yan, yung candle na yan, bawat candle ay equivalent to 15 minutes. Okay, nasa 15 minutes ako. Baka sa next candle na po ay tataas na siya. Yan. Next candle. So, time is 8:13. So, 2 minutes na lang po. Dito po, malalagay yung next candle. Banda dito. Yung katabi lang niya. Katabi lang niya. So, tingnan natin yung sa next candle. Baka long candle siya. Nag-document kasi ako, guys, para makita nyo po. Yung trading ko. Yan. Sure ako aabot dyan, 24, pero as to when, yan ang hindi ko po masasagot. Pero aabot yan dyan. Ang problema kasi ay ang time kasi ng video na to, baka aabot ang oras. Matagal to ma-upload sa YouTube. Yan. Oh, okay. Losing na po. Kanina, parang $18 yun. Losing. So, from gaining na 10K, so, nag-losing na po ako. Hanip talaga. Tingnan natin yung one minute time frame. Ayan. Ayan, guys. So, nag-bounce back na naman siya. Ayan. So, ito yung 1-minute time frame, guys, ng Luna. Tingnan nyo. So, andito yun kanina, eh, yung 10K. Dito yun. Tapos, bumaba siya ulit. Diba? Yung 18.6 na price na yan, yun yung 10,000 pesos na kita. Pero, bumaba siya. Andito siya. Ngayon, tumaas na naman.
As you can see, positive mo naman guys, $22. And ganyan lang sa market eh. Siguro no, kung hindi kayo sure sa mga ginagawa ninyo, hindi kayo confident sa pag-trade, talagang matatakot talaga kayo dito. Pero ako, sanay na ako dito guys. Kung naging matapang nga lang ako guys, hindi naman sa pagmamayabang. Matagal akong kumita ng 100,000 eh. Naging takot lang kasi ako. Meron akong mga trade na sana nag-hold na lang ako para kumita ako ng 100,000. So, ang tanong ay, ilang araw ba yung 100,000? Yung 100,000 guys, nag-trade kasi ako doon sa KNC. Ito yung coin na to. So imagine guys ha, sa KNC po guys, ayan, dito po ako nakasell short po. Ayan, dito 4.8 ako nakasell short. So imagine, tingnan nyo kung ano yung price niya ngayon. 4.8, tapos nasa less than 2 na lang siya. So bilangin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 days po ay sana naka 100,000 na po. Okay? So sayang no? Sayang. Sige na lang guys. Yun lang ang problema guys eh. Ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit ganun. Ganito kasi yan guys. Yung sa KNC na time, pag trade ko, hindi pa kasi siya bumaba. Tumaas pa siya. So, natignan ko sa portfolio ko, ay losing na po ako ng 20,000. So, natakot ako. So, ang ginawa ko dun ay nag-sell na lang ako sa break-even na lang po. Kung naka-entry ako sa 4.8, pagbalik na niyang 4.8, ay nag-sell na po ako. Kasi natakot. So ngayon, bahala nang mag-negative ako, ay mag-hold ako. Yan yung ipre-namis ko sa sarili ko. Na wag ako matakot, mag-negative, as long as sure ako sa trade. Yan. Diba? Tingnan nyo, $139 na naman. So, kanina, losing ng $80. Diba? So, ang bottom point is, kung sure po kayo sa technical analysis niyo po, sure po kayo, ay stick to the plan. Trust the technical indicators. Okay? Tiwala lang po tayo. Meron ng mga traders guys. Pinoy. Yung isang araw niya po is 1.3 million. Could you believe that? Yes, totoo po 'yan. 1.3 million yung araw, isang araw niya. Ikaw, saan ka mang company nakagtrabaho? I don't think na sumisweldo po kayo ng 1,000 per day. Not unless if you are a government employee like me, teacher. So, sumisweldo kami ng 1,000. Diba? Pero, what if sa company lang po kayo? So, less than 1,000. Tapos, ito ngayon, nagtitrade ako po. So, 10,000 yung kita ko kanina, yung pinakamalaki. Tapos, nag-hold lang ako. Tapos, nag-negative na naman. Diba? So, kung nag-sell ako doon sa 10,000, so, yun yung kita ko sa buong araw, no? Pero, hindi yan buong araw, guys. Morning lang po yan. So, nag-start ako tumingin sa market is around 7 in the morning po. Tapos, ang oras ngayon ay 8:19. So, kung kwentahin talaga,
1 hour lang po yung 10,000 kanina. Isang oras lang po yun, guys. Okay? So, maraming nagda-doubt nyo. Maraming skeptic nito. Nagda-doubt. Baka mascam, baka malunod yung pera. Yun. Baka malusing. Oh, yung mga fears na yun. Fear of losing. Siguro, no? Ganon yung sa isip nyo. Kapag wala kayong alam, fear of losing talaga. Diba? Pero, bottom point is, ba't kayo papasok sa isang business na hindi nyo alam? Diba? Kasalanan nyo na yun. Nag-trade kayo, tapos nag-losing kayo. Ba't kayo na-losing? Hindi nyo alam yung ginagawa nyo eh. Hindi nyo maipaliwanag kung bakit kayo nag-enter sa isang trade. So, bakit ka ba pumasok sa trade? Ano yung basihan mo? What are your basis? What are your indicators? Di ba? As you can see, 200 plus na po. So, yun lang guys. Huwag mong pasukin ang mga bagay na hindi mo alam. Halimbawa, magninegosyo ka ng kainan or restaurant, pero hindi ka marunong magluto. So, ano gagawin mo? Mag-hire ka na lang. Di ba? So, dapat, kung mag-business ka ng restaurant, dapat marunong kang magluto. Marunong kang mag-budget. Marunong kang pumili kung saan ka bibili ng mga murang mga items or mga goods. Diba? That is the logic, guys. Huwag kayo papasok na hindi nyo alam kung ano dyan, kung anong gagawin dyan. Ganun lang naman kadali. Okay? So, dito sa trading, alam ko yung ginagawa ko. So, syempre, gaining talaga ako. At ba't naman mapapasok sa isip ko na maglulusing ako? Hindi yun pumapasok sa isip ko na, baka maglulusing ako. Bakit? Para saan ba yung 3 years na pinag-aralan ko na maglulusing lang pala? Diba? Nag-aral ako dito, guys. 3 taon ang iginugugol ko dito sa pag-aaral lang. Kaya ngayon, worth it na. Okay? So, sa time na yun, ay teacher pa po ako sa private school. Pero nagsimula na akong mag-aral ng trading. Kasi guys, kung alam nyo lang, ang hirap talaga. Ang hirap talaga kapag may boss ka. Ganun. Diba, ang boss natin ay DepEd. So, mahirap talaga, no? Not unless yung compassion mo talaga yung teaching. Pero ako, wala akong problema sa teaching. I love kids. I love teaching. It just that, guys, na meron pa kasi ibang opportunity. So, gusto ko magturo, pero may mga opportunity pa kasi. So, tingnan nyo, $300 na po. Yan. That is equivalent to 15,000. Ayan. Haabot talaga itong oras ng video na to. Ano guys, i-close ko na lang. I-close ko na lang guys. Kasi aabot ng oras yung video eh. Gusto ko kasing i-recommend to. Hindi naman pwedeng bayaan ko to. Walang hindi tinitignan. Diba? So, close ko na lang po. Profit is ilan? 12,000. Okay? Okay na yan. So, close trade na po tayo, guys. Hanggang sa muli po. Bye-bye! Yan. I-close ko na. Okay, i-cut ko na po yung video. Maraming salamat po, guys. Kung mayroon kayong mga tanong, just drop the comment po sa comment box.
at sasagutin ko po yan isa-isa. I mean, sayang, no? Sayang nung yung 60K, pero documentation kasi. Ayan, no? Tumaas pa, 19. So, nasa 20K na yan sana. Ah, sige na lang. For the sake of video. Ay, naku po. Hindi ko na print screen. Ay, naku. Sige na lang. Kain muna ako, guys. So, that is 12,000. In 1 hour, kapin. More than 1 hour po na trade. 12,000 po tayo. Okay. So, exit na talaga ako, guys. Have a good time po. Have a good day. Sana naka-reflect po kayo sa video na to.